Hi! Hello! Kita naman ninyo, meron tayong ventilador, stand fan. Ang laki! 18 inches po yan eh. Sabi po nung nagdala, bigla na lang namatay. Plug muna ho natin, no? Dito na tayo sa pinakamalakas. Ay, wala nga. Buksan na natin at hanapin natin kung ano ang problema. Coming up next in this video. Huwag ho kayong aalis. Tapos, tanggalin po natin ito, no? Parilya sa harap. Okay, tabi natin to. Tingnan natin kung natuyuan ng langis o hindi. So, paikuti natin para malaman. Ano po? Okay ho ito. Hindi ho mahigpit. Ano po? Ang isa pang pagtitesting nito kung maluwag yung bushing tsaka yung shaft, tataas mo lang ganito. May mararamdaman kayong klok, klok. Pagtaas mo, klok, klok, klok. May space ba? Ay, wala ho. Wala hong lagitik. Wala kang maramdaman. So, walang clearance. Hindi yun ang problema, ano po? Pero, ayaw umandar. Paplag ko uli, oh. Yan. Tapos, number 3 ko. Ayan, number 3. Ikot natin. Ayaw talaga. Kapag ganito po ang inyong problema, o ang ating problema, ano po, continuity testing ho tayo. Pero testingin muna natin. Ayun, may deflection. Ibig sabihin, good do ang tester. Gumagana ang continuity testing. So, kasa natin dito. Ito kahit mabaligtad, pwede lang. Pwedeng ganito, i-on ko ho. Steady lang ho siya eh. Hindi siya kumibo. So, may problema. Tingnan natin yung number 2. Wala pa rin kibo. Tingnan natin. Tingnan nyo to ho. Lagay ko sa number 1. Wala pa rin. Pero ang ating tester, good naman. Ho. So, definitely, walang continuity. From plug to stator coil. Ang unang-unang yung iisipin, baka yung thermal fuse bumigay. Tingnan natin yung switch, baka merong kalas o merong hindi gumagana doon sa switch. Ano po? Tingnan natin. Ito na ngayon ang aalisin natin. Ano po? Ito na. Yung likod na to para mapuntahan natin itong switch. Ano ba? Okay. Ito na po ang switch. Ito po yung switch sa labas. Ito naman po yung switch sa loob. Itetesterin ho natin yan. Kung walang puto lang kawad. From here. Ano po? From dito, sa plug. Kunin lang natin ng tester. Tingnan mo ulit kung nasa times 10. For continuity testing. Esensya na ho kayo sa ingay ng aso ho. Tsaka sa ingay ng tao. Check natin kung gumagana yung tester. Short mo lang naman. O yun. Gumana ho sa continuity testing. Ano po? Test natin. Switch. Okay. Ang yung pong AC cord
eto. Ano po? Yan. Itong AC cord, dalawa lang ang kulay. Isang violet at saka isang blue. So, hindi natin alam. Pero tingnan natin, no? Ito ho ngayon yung violet. O yun. So, the violet is good. Ito, yun naman yung kabila. Yan. Wala ho ito ngayon. Pero ito, meron. Yung blue. Okay, good. Power cord. Okay. Good. Testingin na natin ang switch. Common. Ito po ang switch, no? Common. Ilagay natin dito sa number 1. Yan. Tapos i-on. Pag pumalo, ano, pag nag-deflect, good ang number 1. Okay, good. Lalagay natin sa number 2. Continuity testing lang, oh. Yan. Good. Tapos, number 3. Yan. So, good. Good doon switch. Good ang ating kawad. Ano po? Ito. AC cord. Pero pinakamainam, balik muna natin to. Para hindi po sa gabal. Ano po? Okay. Alisin nun natin to. Itong C-lock na to. Hawakan nun yun. Baka tumalon. Kalasin nun natin yun. Tumuna ang kapasitor, alisin. Now this one. Para ho mapuntahan natin ito, klarong-klaro sa ating paningin, kailangan alisin natin itong likod na to. Ang pagkakalas nito, dahan-dahan lang, baka maputulan ho tayo ng kawad eh. Papalitan natin to. Eh kung good pa yon, yung rewind. Good pa, di sayang naman. Ano po? Yun. Umangat na. Dahan-dahan lang. Alright, alas na. Careful, baka maputulan tayo dito. Malaking problema. Ito po yung capacitor niya. 2 microfarad. At ito ho yung stator. Inaalis ko na lang ho. Para libre tayo ho. Ito po ang thermal fuse kasi malaki. Mataba. Ito ho maliliit. Yan ho ang mga wire. Ano? 1, 2, 3 yung speed. So, putulin natin to. Ingat to. Yun. At ang kabila ng thermostat, thermal fuse, ay ito. Naku, meron ng putol. Oh. Eto, putol. Oh. Ano kaya na putol to? Ereho, putol. Putol ho siya, putol. Hmm. Kaya alam mo, may putol na isa. Eto, putol isa. So, ang pinagtatakahan ko, bakit siya naputol? Silipin ho natin, no?
Tingnan natin kung ano nangyari. Ayun, may isa pang putol. Dalawa. Ito ang putol, dalawa pa. Oh. Ito, dalawang terminal ang putol. Ayan, isa, dalawa. Sana nakikita ho nyo. So, bali tatlo. Meron nung nangyari dito. Ayun. Kikita ho ba nyo itong itim na to? May nag-spark. Sigurado ho itong mga ito, dulo nito, magnet wire, pst, gumanon. Nag-spark. Tingnan ho natin. Ayun o. Meron pa isang nakita. Sana ho makita nyo. Ano, i-zoom ko. Maya-maya. Ito pa, isa pang putol. Ayun o, nasunog. Ganito ho, dapat ang kulay niyan. Panso. Ayun, nasunog. So, sorry ho. Sunog siya. Ibig sabihin, kailangan nating palitan ng stator coil. Stator coil ho ito, o rewind kung tawagin sa atin ngayon. Ngayon, puputulin na ho natin. Sunog na eh. Wala na tayong magagawa pa. Ba, pupunta akong bibili muna at pagkatapos eh, pagbalik ko, saka natin isalpak. Sige ho. Pero putulin ko na. Kasi ho, pag bumili, itong bakal na to, iiwan. Tapos papalitan ng bago na good, supposedly good. Ganun ang system ngayon eh. Ayoko na ho mag-rewind. Bumibili na lang ako ng Yarina. Pakita ko sa inyo yung ano, itong thermal fuse ko, ano itsura, ano po. Ito ang thermal fuse. Alisin ko lang ho yung balot, oh. Yun, ang thermal fuse. Ito po ang thermal fuse ngayon. O, ayan, sira din. Ayaw eh, ayaw hong pumalo eh. O, testing ng tester. Good. Dikit natin. Thermal fuse. Ayaw. So, bibili ng thermal fuse. Bago. Tapos kakabitan natin. Ayan. Ngayon, no, pabili na ho tayo ho, ng stator coil. Isa, dalawa. Ano po? Kapag bili ho ninyo, kailangan kapantay. Hindi ho kagaya nito. Ayan, no. Pantay dito sa ilalim. Halos, hindi ko alam. Ayan, yan. Pero mababa ito, mataas yon. Meron pa hong isa yan, ano po, na dapat nyo i-consider. Yung kapal. Ano po? Kailangan ano, pantay eh. Pantay yung taas, pantay yung kapal. Ganun lang ho yan. At sa inyo pong pagbili, tatanong nyo kung ilang microfarad dito, anong capacitor value. Ay, ano ho ang capacitor value nito? Pag sinabi sa yung 2 microfarad, eh di sa pool, to yung ating naiwan eh, na good. Pag sinabi nilang 1.5, bumili ka bago. Huwag nyo pong gagamitin yung 2. Masyadong malayo. Ano po? Ngayon, kung ang do sa bago na stator coil at sinabi nilang, ay, ang capacitor nito 1.8, huwag ka nang bumili. Pwede na ho yung 2 microfarad dyan. Eh, 0.2 na lang naman ang pagitan. Pwede na ho yun. Aalis ho kami, bibili. Maya-maya ho, babalik. Siguro bukas ko na i-video yan. Siya nga pala, tungkol ho dito, eh, palagi ko, mas mainam mo siguro kung panibagong video yan, part 2, ano? Yung pong pagkakabit, nung bago. Oh. Paalala ko lang po sa inyo, huwag niyo kakalimutan mag-subscribe. At saka hit the bell of notifications para nang sa ganon sa mga bagong upload na video eh magkita-kita tayong muli. Ma-notify kayo. And then like the video tsaka comment below dun sa comment section tungkol ho sa ginawa natin ngayon
dito sa video na to, yung topic natin sa ngayon, nang sa ganun eh, makita ko, masagot ko kayo, makumusta ko kayo, mga mahal kong subscribers, at saka sa mga magiging subscribers pa sa ngayon. Baka po nagtataka kayo bakit ako naka-jacket, ang kinaroroonan ay kakaiba, ano po. Nandito kami ngayon sa pagkakataon na to, Camp 7, Cannon Road, Baguio. Malamig eh. 16 degrees Celsius po ngayon dito sa kinaroroonan ko. O namin, ano po. Marami pong salamat sa aking tatlong anak, sa aking manugang. Marami pong salamat sa inyo po, sa 182,000 subscribers ng Lolo Smart. Maraming marami pong salamat sa patuloy ninyong pagsubaybay. At doon din naman sa mga, at doon naman po sa mga magsusubscribe ngayon, eh marami pong salamat. See you then in the next video. Bye-bye. Bye-bye.